Welcome back mga kalapatids dito sa Madlalove TV. So ito na mga kalapatids, day 10 na tayo ng ating Madlalove TV Pigeon Mansion Dream Loft, no? So ito, pakita ko ngayon. So ayan, sa makikita nyo sa baba, ito yung hagdan, tinatapakan ko ngayon. Napakatibay nating hagdan na kahit magtatalong ka rito, di ka mahuhulog. So ito yung ating flooring. Ayan, makita nyo may mga bakal na. So nagsisimula pa lang sila, di na nila natapos kasi nga ito, hapon na, no? Kakauwi ko lang din galing ng trabaho, kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog, no? So ito, lalagyan na nila ng flooring yan bukas sa mga susunod na araw, ayan, para magkaroon na ng flooring, para mas tumibay lalo itong ating building mga kalapatids na ginagawa. So ito, dito pa lang sa taas, kita nyo na kung gaano kalaki. Yan ang ating first floor. So ayan, magmula dun sa may dulo na yon, mag-a-adorit ng isa pang hollow block, and then bubuhusan yan, itatiles yan mga kalapatids yung flooring na yan. And then ito, yung kisame natin na first floor, so mataas. Tapos ito, pag-akit ka natin sa second floor, sa hagdan. So ito mga kalapatids, yan, yan ang pakiat ng ating second floor. So nung sa last vlog natin dito sa loft, so ayan, nakita nyo nga itong tinatapakan natin na to. Ngunit nung binidyo ko ito nung nakaraan mga kalapatids, wala pang bubong. Sa ngayon, ito, meron na mga kalapatids. May bubong na yan sa harapan, saka dito sa likod. Yan, kitang-kita nyo. So ito mga kalapatids, gumamit tayo ng long span na rib type para sa bubong natin. So hindi tayo kumuha ng ganitong bubong. Ayan yung alon-alon, kasi yung ganito, takaw-tulo kasi yung mga ganito mga kalapatids, kaya binili natin yung 5 span na, no? Long span mga kalapatids, no? Saka yun, may pintura na kagad, so wala na tayong gagastos sa pintura. Kulay blue mga kalapatids yung ginamit natin, no? Dahil nga ang magiging kulay natin ng bubong kulay blue, tapos yung katawan orange, no? So ayan, abangan nyo yung magiging kombinasyon yan. So ito, nasa second floor ako ngayon. Ito, yung mga tubo natin na to, yung mga hagdan, meron na silang kulay ngayon. So yung kulay na to mga kalapatids, ano to? Epoxy primer, ayan. Kasi nga, mga tubo to, saka sa mga ginamit natin dito, di kakapit pag primer lang, kaya epoxy primer yung ginamit. So ito, pakiat na ako ngayon sa third floor. So ayan, kita nyo diba? Medyo kumapal na, pero madami pang dadagdag yan. Wala pa yung ibang mga brace dyan mga kalapatids, kasi nga, wala pa yung wall. Pag nalagay natin yung wall dyan, paikot. Ayan, papaigot ako kasi ito ng wall mga kalapatids. Ayan, yung gitna na yan, magkakaroon na lang wall yan. And then dito sa baba, may louver din yan. So taas baba yung louver, no? Na tag 2 feet mahigit. So konti na lang din yung magiging ano nito, yero. Yung talagang gitna na lang mga kalapatids, no? So sa gitna mga kalapatids, yung yero na yan. Ayan, yung ganyan kaya kita. Yung natatapatan ng kamay ko, yung bakay, 4 feet na yan mga kalapatids na yero paikot. So yan mga kalapatids, kulay orange yan. And then yung louver natin, siguro kulay gray or puti, depende. Ito, wala pa yung brace ng hagdan mga kalapatids, pero meron na siyang gabay yan, pababa yan, hanggang dyan, yan, sa second floor. So kita nyo, ang luwag yung daan natin pa punta rito, tapos paligudon, ang luwag mga kalapatids yan. So ang daming tao ang kakasya dito, kahit magsabay-sabay kayo magpa-picture dito, pwede. No? So nilakihan talaga natin, kahit yung hagdan natin, yan, kung makikita nyo, napakaluwag. So ito, nasa side ako ng hagdan ngayon. Ayan, so kasya pa, kahit magsalubungan kayo dito, pwedeng pwede kasi nga maluwag yung ginawa natin, no? So, minaximize talaga natin dito yung space. So, ito, hake tayo dali, wala akong mahawakan, ayan. So, syempre, dahan-dahan pa rin tayo, baka mahulog. Ayan, so ito, nasa third floor na ako ngayon, yung tinatapakan ko na ito mga kalapatids, third floor na. At nagsisimula na akong malula, ayan, nakakalula pag nasa taas, nakakalula. Parang medyo masama-masa pa ito ah. Oo, tama. Bagong lagay lang mga kalapatids, no? Panay pa naman yung akap ko. Ginagawa mo! Bagong lagay pala. So ayan mga kalapatids, may bubong na yung ating third floor. Ayan, makikita nyo yung bubong ng third floor. So ayan, ito, nakatapak na ako ngayon ulit sa third floor. So after ng maraming araw, ito, nakatapak na ako sa third floor ulit. So ito yung sa harapan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, lalagyan ng salamin. Ito mga kalapatids, yung pabox na to, yung harapan, yung view na yan. Ayan, lalagyan ng salamin yan mga kalapatids. Para sa ganon, kitang-kita natin yung view. Tapos itong pintuan na to dito, papunta dun sa landing board, sa trapdoor. Ito, salamin din yan. Tapos dito, ito yung makita nyo mataas na to. Sa gilid, put sa likod, papunta rito tuloy-tuloy, salamin din yan. So puro salamin to mga kalapatids, no? So ito, titingnan ko kung bala ko pang gawing salamin to o hindi na eh. Pero tingin ko salamin na para parang puro mirror room na yung gagawin natin dito sa third floor. Ayan, para kitang kita rin, no?
Tapos sa isa taas, baka salamin na rin gawin natin to para maganda. Depende. Pero ito mga kalapatis, i-aircon kasi natin to, kaya nilagyan na rin natin ang salamin. So yung aircon niya dito mapupunta sa may bandang harapan. Ayan, kung makikita nyo rin sa harapan, may nakapabali doon, may nakapababa. Ayan mga kalapatis, diba? Kita nyo, yung gabay biglang lumusong pababa, bumulusok pababa ng kalahati. Kasi nga, pagka tinaas pa natin yan, i-storbo na siya dun sa trapdoor. Kaya binaba natin mga kalapatids, kaya palusong na siya. Pero safe pa rin naman, kasi kita nyo naman, ang luwag oh. Diba? Subukan natin gumawin dyan para makita nyo kung gaano paluwag. Ayan mga kalapatids, ito. Nakatapak ako ngayon dito mga kalapatids sa ating tambayan dito. Ayan, ganyang kaluwag mga kalapatids. Ito ako ngayon. Ayan, itipesto ko ngayon dito. Ayan, kitang-kita nyo. Ayan, ayun yung hagdan sa gilid, diba? Maluwag na maluwag. Ayan mga kalapatis, landing board pa rin yan. So yung bahay natin, hindi naman magiging istorbo yan kasi lalagyan natin ng tuli slot yung ibabaw nyan para di makapunta yung mga kalapatid nyan. Kaya talaga dito lang sila pupunta sa patag na to. Ayan, diba? So maluwag na maluwag mga kalapatis. Kaya dito ka tumamba, umupo ka dito, pwedeng pwede. So ito, lalagyan pa ng harang dito yan para mas safe, no? Para hindi tayo mahulog, no? So babalik na tayo ngayon sa may looban at kakapit na ako papahulog. Punta na ako dito sa third floor ulit at todo kapit ako. So ayan mga kalapatids, ito gigitna naman tayo para di tayo masyadong matakot. Ayan, so ito, kita nyo na dito sa sulok, di ba? So ito, buo na yung sa may landing board natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa landing board. Ayan mga kalapatids, ito ganyang kataas mga kalapatids yung ating landing board. So ayan, medyo pababa yan kung mapapansin nyo. Nakapalusong yan, nakadrop. Kasi nga, sa gawi doon, para yung tubig ulan, papunta ron. Ayan, lalagyan natin to ng stainless na yero papunta ron. Para yung tubig, pababa. Tapos lalagyan na natin na pang-counter, katulad doon sa mga Taiwan style, doon sa flooring, papatungan pa ulit natin yan. So yan, ganyan kataas, 2 feet. Magmula dito, hanggang dito sa dulo na to, 2 feet yan. Ayan, so maluwag na maluwag, no? Maliwanag, hindi matatakot yung ibon na pumasok. And then, pagpasok nila dito sa may pito dito, ayan, may gate din dito yan na dibukas. Tapos dito, ayan, may tupit ulit siya ng lalakaran. Papunta naman yan doon sa pinaka main entrance ng loft natin. Doon. So yung dulo na yan, yun yung main entrance na ng loft. So ayan, ganyang kataas mga kalapatid. Kita nyo, matibong na matibong. So walang dapo yung mga kalapati natin dito. Hindi sila mga dapo kung saan saan. Ayan, so ayan yung ginamit natin na yero para makita nyo ng malapitan. Ayan, nakascrew yan lahat mga kalapatid. So ito, lalagyan din natin tong dulo na to na tulis-tulis. So hindi sila makakatambay dyan. Dito lang talaga sila sa malawak na area na to magagawi, no? And then doon naman, lalagyan natin ng 360 ABR yan mga kalapatid. Doon sa gawi doon, ayan, sa sulok na yun, yan, dyan. May daliri ko. Ayan, yung kalahati yan, ganun sa dulo ng bakal, 360 ABR yan. Para makapag-viewing sila lagi dito sa taas, lalo sa mga young birds. And then ito, overall, ito na yung buong landing board natin. Hanggang dyan. So lalanding sila magmula dun papunta dyan. Ayan, then pasok sa kulungan, papasok papunta ron, diba? So smooth na smooth mga kalapatid yung pasok. So eto, pupunta naman tayo dun sa may gawing likod. Pagpasok nila, ayan, diretso na sa loob ng lock. Ayan, so eto, pader na to eh. Baka titina ko kung pwede natin gawing salamin din to, depende. Tapos dito naman makikita natin dito mga kalapatid, ayan yung ating yero. So blue na blue. Ayan, meron pa ano doon, may gutter, yun yung gutter. Tutuluan ng tubig yung nasa dulo. Kitang-kita ko na rin yung mga tao diyan sa gate pagka may maglo-lock busy tayo, may pupunta dito. Dito pa lang kita ko na kayo kasi salamin dito, pero ako din yung ako makikita kasi nga nandoon tayo, no. So ayan mga kalapatids, di ba? Napakaganda ng loft natin. Buo na. Konti na lang patapos na to. Ayan. So ayan nga mga kalapatids, and then dito, yeah, ganda oh, blue na blue. Yung katawan niya, pakintay nyo pag lumabas na yung kulay orange na katawan. Tsak, mas maganda yung magiging kalalabasan. Ito, guguitan pa natin yung mga kalapatids yan ha, yung mga pinakabuton ng loft na yan. Pipinturahan natin ng puti yan, no? Para sa ganun eh, may design, no? So blue-white, saka orange mga kalapatids yung kombinasyon natin yan. So ayan, di ba? Para sa inyo yan mga kalapatids, para pag nagpunta kayo dito, eh maganda naman yung makita nyo loft, saka magandang picturean, kumbaga instagramable ba yun? Pang instagram mga kalapatids yung loft natin, saka syempre
yung mga kukulong natin dito, yung mga pangmalakasan na natin, mga ibon, yung mga pinagbibili na natin sa mga idol natin ng mga pansir, sa mga Big D, yung kanila Idol Nation Kiwa, sa mga MMC player na mga magagaling, yan. So kukunin natin yung mga ibon nila para maikulong natin dito sa loft. So ayan na nga muna mga kalapatids, medyo papadilim na rin dito, no? So sana nagustuhan yung video natin today. I-like nyo na yung video natin today para sa more Pigeon Mansion Dream Loft construction video, no? So ayan, konti na lang mga kalapatids, malapit na natin matapos to, no? So meron ng bubong. Pag nakita na natin tong bubong, halos papatapos na. Yung loob na lang ang kailangan natin ayusin dito sa kanyang mga salamin. Pero unahin ko muna tapusin syempre yung second floor saka yung third floor. Huli nating tatapusin yung first floor kasi kailangan magamit na natin mga kalapatids yung mga pang flyer, eh. Ito yung mga binibreed natin, kung sakaling matapos natin to bago mag November or December, eh makukulong ko na dito yung mga binibreed ko, no, na pang summer, no. Hopefully magawa natin yun. Tingnan natin kung magagawa natin doon. Pero abangan nyo yan mga kalapatids, napakaganda na ito, napakalaki, no. So halos 1,000 ibon kasya dito sa loft natin na to mga kalapatids. So ito, wala tong loft na to mga kalapatids, di natin magagawa to kung wala kayo mga kalapatids. Kaya maraming salamat mga kalapatids sa pagsuporta dito sa Madla Loft TV, lalo na sa mga subscribers natin na lagi nakasubaybay, no. Sa inyo na rin mga kalapatids, no, yung ating mechanics na sa ating 200k sub. Malapit na yun mga kalapatids, makakuha kayo ng Taiwan Burst doon sa Paris kagad na Young Bird, no. Pero gusto ko kasi makita ko muna yung mga Young Bird bago ko bigay yung mechanics para sa ganun, eh makita nyo na yung ibon, buhay na kagad, no. Ayoko yung itog pa lang, eh magbibigay na ako ng mechanics. Gusto ko makita ko agad yung ibon para makita nyo rin mga kalapatids yung ibon na matatanggap nyo. So yun na nga muna mga kalapatids, no, para sa araw na to at medyo dumidilim na rin. Ayan, so like yung video natin today, huwag kalimutan mag-subscribe, hit bell button para lagi updated sa mga bago nating videos. So ayan, like, share, and subscribe. Ingat!